gagawa tayo ng kilawin isda. Ang ating istang ginamit is ang tamban o sardellis here in Greece. May pork din tayo. Ihawi natin mamaya. May gata, may lemon, at ito ang ibang ingredients niya. Dahil ready na ang ating ingredients, guys, at malinis na lang ang ating isda, so ibabad naman natin siya ngayon sa suka. At saka asin. Ngayon, dahil nakababad na to, babalikan na lang natin siya after 20 minutes. Set aside muna natin. And then, ang ating isunod, set aside natin ang ibang ingredients dahil ang liit lang ang kusina ko. Ang ating namang ang isusunod natin, while binakababad yung isda, itong pork tiempo, ihawi natin. Lagyan lang natin siya ng salt at kunting black pepper. Haro lang natin ang ating dahil paluto na ang ating inihaw na pork chop, so pisigaan ko naman na ngayon ang ating nakababad sa suka na isda. So guys, ito ang result na napigaan na nating isda. Isdang tamban or yung sardinas dito, yung ginagawang sardinas na tamban siya pero maliliit lang. At ito na rin ang ating inihaw kanina. Hiniwa ko na rin. So ready na siya. So ngayon naman, ilagay na natin ang ating mga ingredients. Ang ating sibuyas. Luya. Red bell pepper. Ang ating kamatis. At ang ating sili. So, ilagay na rin natin ang ating lemon. Hindi ko muna siya lalahatin. Depende yun sa timpla natin baka mamaya kasi sobrang asim. Ang ating salt.
2 tablespoon yan, pero timplahin muna natin bago natin ilagay lahat. Depende yun sa panlasa natin. Lagay naman natin ang ating gata. Halo ng konti. At ang ating sili pala ay unti-unti na natin siyang pisatin. Ang ating gata sa 2 kilos na tambahan is 400 ml na gata. So, titikman ko siya ng konti para malaman natin kung tama yung asim niya tsaka yung alat. Kulang pa yung asim. Konti lang. Tsaka yung alat. Nilagay na natin ang ating 2 tablespoon na salt. At ang ating bago pala natin nilagay ang ating inihaw na pork. Kukunin ko muna yung sili para pigain ko dito. At ihalo na natin ngayon ang ating pork. So, titikman ko siya ulit. So, tama na yung asim niya. Ang alat niya. Tama na rin. Lagayin ko naman yung sili dito. Although, maangang na siya ng konti sa loob, pero mas maganda yung napisa yung ibang sili.
Ilagay na rin natin ang ating cucumber. So, ililipat ko siya sa medyo malaki-laking lagayan para mahalong mainit. So, natikman ko naman na ang sauce kanina. O ang gata niya, I mean. Titikman naman natin ang ating isda. Okay? Subi. Okay. So guys, ito na ang result ng ating kilawin na isda with pork and cucumber. Ito siya. So yummy. So guys, please don't forget to like and subscribe at the Tess Bisaya. Thank you for watching.